Great morning, mga ka-First Vita Plus. Yan, kumusta po tayo ngayon sa ating mga bahay? Ano bang ginagawa natin ngayon? No? Yung mga viewers po natin, kumusta po kayo dyan? Mga upline, yung iba po nagluluto pa. Yung iba po, nag-aayos pa ng mga gamit sa bahay. Yan, kumusta po tayo? So, papakilala lang po muna ako. Ako po ang ating official speaker ng First Vita Plus. At ito po ay ang ating webinar. O, kumusta po tayo, no? Dr. Roland Bidyola po. Yan. Ako po isa sa mga official speaker ng First Vita Plus. Ganun din po, family medicine specialist po ako. At kami din po ang may-ari ng Lucena Product Center ng First Vita Plus. Okay? At ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang tungkol sa ating immune system. Okay? Pero bago po ako magpatuloy dyan, gusto ko pong batiin yung mga nasa bahay. Lalong-lalo na. Yung mga nagluluto, yung mga may ginagawa sa bahay, yung mga nakikita po natin ngayon, kumusta po tayo? Gusto ko din yung pasalamatan ng kumpanya mo ng First Vita Plus kay Ma'am Doy, salamat po dahil binigyan po tayo ng gantong klaseng webinar. Kay Sir Sok, salamat din po. At sa bumubuo po ng staff ng First Vita Plus na nag-ayos po na napakagandang setup dito sa atin. Na nakikinig niyo po ngayon kahit saan po, sa Luzon, Visaya, Mindanao. Alam ko sa Amerika, ganun din po yung mga dealers natin sa First Vita Plus. Kamusta po tayo, mga nasa bahay ngayon, mga naka-lockdown po. Okay? Ang pag-uusapan po natin ngayon, ay ang tungkol sa ating sarili. O yan, yung nakikita nyo po sa ating screen, ang ating immune system. Para po sa kaalaman ng lahat, no, ano po ba ang ating immune system? O, kung titingnan po natin, sa panahon po ngayon, o sa panahon ngayon, ang immune system po ng ating katawan, kung ano nakikita nyo sa labas. Sa mundo po natin, kung titingnan po natin sa mundo natin, ha, siya po yung mga pulis o mga sundalo. Ano ba ang ginagawa ng mga sundalo o pulis sa labas natin? Di ba sila yung nagbabantay saan? Sa mga masasamang tao na pumapasok dito sa atin, na nanggugulo. Ganun din po sa loob ng katawan natin. Ang immune system po natin, siya naman po yung bumabantay sa mga sakit. Binabantay niya yung mga sakit na pwede hong pumasok sa atin. Kagaya po ng anong klase sa akin. Tingnan nyo ha. Makikita nyo po sa screen, mayroon pong virus. O binabantayan po yan ng immune system natin. Ano pa? Yung pagtanda po natin, binabantayan din po yan. Yung cancer o yung flu. Kung makikita nyo, ha, madami po tayo naririnig na may cancer. Pero, ano pong ginagawa nila? Iba sasabihin nila, Dok, ayoko po magpunta sa, ano, sa ospital. Bakit? Masyado magpahal mag-chemotherapy. O kaya magpa-radiation, namamahalan po sila. Babalik po tayo ngayon do sa traditional. Sasabihin po nila, kakain na lang po kami ng masustansyang pagkain o kaya kakain ng gulay, butas. So titingnan po natin, no, pinalalakas po kasi nila yung ating immune system. So ganun pong ginagawa ng ating katawan. At makikita nyo po do sa screen natin, yan po ay base sa kuha sa microscope sa pag-aaral. O, mapapansin nyo yung kulay dilaw, yan po yung actual na immune system. At yung kulay orange naman po, kung mapapansin po ninyo, yan po ay isang klase ng bakterya na ang tawag po dyan ay anthrax. Anong ginagawa ng katawan natin? Binabalutan po niya yung anthrax. Hanggang sa mabalot niya ng todo nito at hanggang siya mapuksa o mawala sa ating katawan. So yan po yung actual na nangyayari sa atin. Para pong ganito sa atin. Sa mundo natin, di ba? May mga pulis na nagbabantay sa labas para walang makapasok. Kaya nga may tinatawag tayong mga lockdown. No? Paano ho gumagana ito sa ating katawan? O kung titingnan po natin, no? Yung unang litrato na makikita nyo sa inyong mga screen, yung mga kulay pula, o yan po yung mga nagbabantay. Sila ho yung ating mga immune system. Ang tawag po sa kanila, sila po yung mga first line of defense. Kagaya po ng ano? O, tingnan natin yung balat po natin. Siya po yung first line of defense. Pag nasugat yan, meron po pwede makapasok na sakit. Ano pa? Yung ating laway. Okay? First line of defense din po ito. Yung mucus sa ating ilong, first line of defense. Halimbawa, may pumasok, may nasanghap tayo ng mga madudumi. Anong ginagawa ng mucus natin sa ilong? Yung parang secretion, tinatrap po niya yun para hindi po makapasok sa ating baga. So yan po yung trabaho, makikita nyo sa screen natin, yan po ang trabaho, tagabantay po sila. Okay, para pag may nag-i-invade po sa atin, sila po yung mga nagsasala. So nasusundan po natin, no? Kaya lang,
may mga nakakapasok pa din eh. So kung titingnan nyo, yung pangalawang litrato, yung mga maliliit na kulay green, may nakapasok. Hindi natin maiiwasan, no? May makakain tayo na may dumi o may germs nakapasok sa katawan. Kasi tayo, makinig po tayo, no? Tingnan po natin. Alam po ba natin na yung laway natin, di ba? Meron po siyang antibiotic property. So, part po ito ng immune system ng katawan natin. Yung luha natin, ganun din po, meron siyang antibiotic property. Kaya di ba binanggit ko sa inyo kanina, may mga nakakalusot. O, alimbawa, may nakain tayo. May germs na kasama. Ngayon, anong gagawin ng katawan natin? Pag nakain natin siya, papasok po siya sa ating tiyan. At pagpasok po sa ating tiyan, ang tiyan po natin o ang stomach, di ba acidic po siya. Yung kinain natin, i-break po niya o tutunawin siya. Ngayon, dahil mataas ang acidic environment ng ating system, madami ho sila. So ang gagawin niyan, pag madami nakapasok ng mga viruses o bacteria sa katawan natin, kukunin po niya yan. Tapos itatapo niya. Kaya lang ang ano dyan, ang problema natin, pag sobrang dami ng pumasok na virus o bacteria sa katawan po natin, kailangan po ng immune system natin tumawag ng backup. So, paano mangyayari sa katawan natin? Kukuha ho siya ng backup eh, kasi hindi na niya kaya mag-isa. So, nung gagawin ng katawan natin, dadami ho sila. Kagaya po niya, yung mga nakasombrero na kulay green na makikita mo sa slide natin, sila ho yung mga immune system natin. Papalibutan po niya yung invader. At meron po siyang kanya-kanyang trabaho. No, kung makikita nyo, no, meron may dalang kutsilyo, pupuksain niya, papalibutan nila. Kaya lang tingnan nyo po yung isa, yung number 4. Ang gagawin po niyang immune system natin, tatandaan po yung virus na nakapasok sa'yo. Bakit? Para pag may pumasok ulit, alam na po niya kung paano niya tatalunin yung virus na pumasok sa ating katawan. Kaya po minsan nagkaroon tayo ng immunity, di ba? Pag may pumasok sa katawan, oh, common lang yan, busi po, mawawala yan. Di ba? Ang katawan natin, pag napapagod na, kailangan magpahinga. So, nag-regain po, nagdadagdag ng lakas yung katawan po natin. So, nung ginagawa ng immune system, tatandaan po niya yung virus na pumasok sa'yo. Para pag may pumasok ulit, alam po niya paano niya lalabanan. So, nasusunod na po natin, no? Yan po mga viruses na yun, mga bacteria, mga galing sa labas. Ang hindi po natin alam, para sa kaalaman po ng lahat, alam po ba natin na meron din ang gagaling sa loob ng mga sakit? Kaya lang, ano po ito? Ito po yung mga tinatawag na autoimmune na sakit. At umaabot po ito sa isang daang klase ng autoimmune na sakit. Ang common po na madalas natin naririnig sa ngayon, yung sakit sa dugo. Ito po yung tinatawag na leukemia. Kung naririnig po natin yan, leukemia o kaya yung lupus. Diba narinig natin autoimmune? Ano bang ginagawa nun? Yung sarili po mismo natin na cell, nagre-react po mismo sa sarili po natin. Kaya ho siya tinawag na autoimmune. Ang mga halimbawa po niyan, yung leukemia, lupus, psoriasis, o Guillain-Barré syndrome. Yan po yung mga halimbawa ng mga autoimmune na klase ng sarili. Pero maganda po sa katawan natin, nag-a-adjust po tayo. Kaya ho may mga tinawag po tayo ng mga lymphoid organ na nakikita po sa loob ng katawan natin. Ang sample po nito, kung titingnan nyo, no? Alam nyo po yung nasa lalamunan, yung umanganga tayo, tinitingnan po yung ating lalamunan. Ano po yan? Yung tonsil. Alam ba natin na part po siya ng immune system natin? At isa po siya sa lymphoid organ natin. Kaya lang kung iniisip nung iba, istorbo naman to, peste, bakit? Kasi madalas may tonsillitis eh. So, ano gagawin? Ipapina-o-opera nung iba, di ba? Alam ba natin na immune system natin yan, lymphoid organ yan? At first line of defense din po siya. So, anong ginagawa niyan? Siya po yung nagtatrap o pag may germs o may dumi pumasok sa ilong, tinatrap po niya yung mga pumapasok sa katawan natin. Yan po trabaho ng ano, ng ating tonsil. So, napakaganda pala. Hindi lang nabibigyan ng pansin. Ano pa po? Tingnan niyo yung ano, yung appendix. Part po siya ng lymphoid organ natin. O, diba? Akala natin basta ino-opera lang. Alam ba natin ang trabaho ng appendix sa ating katawan? Siya po yung bahala sa galaw ng dumi ng ating katawan. Kumbaga siya yung movement sa kayo nagtatanggal o removal ng dumi sa ating katawan o sa bituka sa digestive system natin. Siya po yung nagtatanggal. Kaya halimbawa, na-operahan po tayo ng appendicitis,
Pag tiningnan po yon, kalimitan ang nakikita po doon ay dumi. Ano ba po sample ng ano ng immune lymphoid organ natin, yung spleen. Ang spleen po, siya po yung nag-filter ng dugo natin. So napakaganda pala. Isa pa po yan, thymus na nakikita dito. Ang thymus po, siya naman po yung nag-a-assist o kumikilala doon sa mga sarili nating cell kung may bagong pumapasok sa katawan natin. Siya po yung nagkikilala doon. So napakaganda po, no? Ang dami mo palang function nito sa ating katawan. Ano pa po? Kailangan po natin, bukod dyan sa mga immune system natin, kailangan po natin ng balanced diet. Kailangan natin ng additional na nutrition. So yan po yung tinatawag na balanced diet. At isa po sa mga kailangan ng katawan natin, lalo po ha, makinig po tayo, lalo po sa panahon ngayon. Diba? Sa panahon ngayon, kailangan po natin ng additional na vitamin A saka vitamin C. Importante po to sa ating katawan. Okay? Ngayon, napakaganda po, no? Hi mama, pinasasalamatan po natin ng ating kumpanya. Bakit? Meron po tayong produkto na ganyan. Yan po yung tinatawag nating First Vita Plus. Okay? Ano ba ang First Vita Plus? Kung titingnan po natin sa mga screen natin, ano ba na ibibigay nito para po sa ating kalusugan? Lalo sa panahon ngayon. Sa pamilya, financial security, at lahat ng yan, napakaganda po, kaya ho ibigay ng kumpanya sa atin na First Vita Plus. Kasi kung titingnan po natin sa panahon ngayon, oh, tingnan nyo sa panahon ngayon, kung dati po ang edad ng tao, umaabot ng 100. Diba? Pero sa panahon ngayon, ang average po na lifespan natin, kadalasan nasa 70 na lang. Ang dami yung namamatay. At kung titingnan po natin, dito sa mundo nasa Pilipinas, no, ang kadalasan ng dahilan bakit po ang tao namamatay sakit sa puso. Ano pa? Cancer. Ano pa? Pulmonya o sakit sa baga. Kaya lang sa panahon ngayon, no, kung titingnan po natin, no, nasaan po ba tayo ngayon? May mga balita kasi o daming balita na kumakalat ngayon. Diba? Ang Pilipinas o buong mundo, anong hinaharap na problema natin? Di ba yung nakikita natin ngayon? Ito po yung coronavirus. At dumadami po yung namamatay. Hindi lang sa Pilipinas, kaya nga po siya naging pandemic eh. Para sa kaalaman ng lahat, kasi naririnig po natin pandemic. Pag sinabi ko kasing pandemic, buong mundo apektado. Ang epidemic o epidemya, isang lugar lang po ito. Isang lugar, halimbawa, sa Quezon, Quezon City, sa lugar may epidemya, doon po yon. Kaya po siya naging pandemic kasi apektado na po ang buong mundo natin. Kaya pandemic ang tawag. At kung titingnan po natin ang mga datos, sa buong mundo, umaabot po ng 5 million ang apektado ng coronavirus. At ang namamatay po, kung titingnan po natin, nasa 400,000. Pero ang maganda naman po, madami hong nakaka-recover. Bakit nakikilala po ng katawan natin yung virus? Kasi dati hindi siya kilala. Kaya noong mga unang linggo, ang dami hong namamatay. Pero dito sa Pilipinas, kung titingnan po natin, no, ang total coronavirus cases natin, 13,000. Ang new cases, 213. Ang namatay po, 846. Ang maganda po, dumadami rin po ang recoveries natin. Bakit, no? Kasi nakikilala na po nung katawan natin yung virus. Dati po hindi siya kilala. O kung napapansin po natin, no? Kung napabalitaan nyo yan, ha? Ano ba ang coronavirus? Ang coronavirus kasi grupo po siya ng viruses na pwedeng makaapekto sa tao o kaya sa hayop. Yan po yung coronavirus. At kung titingnan po natin, no, kung natatandaan nyo, saan ho ba unang nagkaroon ng kaso nito? Diba? Sa ibang bansa? Ito po yung actual na x-ray ng pasyente. Kung titingnan natin yung mga puti-puting yan, ibig sabihin nasisira po yung baga ng pasyente. Kung makikita nyo sa letter A, yan po ay kinuna noong December 29. Diba? Kung makikita nyo yung kanang bahagi, nagmumuti na. Tapos kinabukas ang kinunan ulit, padami ng padami. Ganyan po kabilis yung pumapasok na virus sa katawan, sa baga. O, tinan nyo, may bagong pumasok, nasanghap sa ilong, hindi kilala ng mucus natin sa ilong. Bababa po siya sa tonsil, bababa sa ating baga. Ganyan po kabilis. Pag hindi kinaya ng first line, pwede maka-apekto sa baga,
pwede makaapekto sa bituka o sa tiyan. Ganyan po virus pumapasok sa katawan natin. Yung kasunod naman po, ito naman po yung kanyang CT scan. Kung makikita nyo, may mga puti-puti rin po siya. So dapat po wala. Yan po ay actual na x-ray ng pasyente na namatay po ng dahil saan? Sa pandemya po natin na tinatawag na coronavirus. O kung titingnan po natin, no? Ang normal po kasi na x-ray, dapat maganda ang kulay. Kung nakikita nyo sa screen, kulay black. Pero yung pangalawang slide po, yung letter A, di ba nagkaaroon siya ng puti? Paputi ng paputi kasi nasisira na po yung baga. Totoo, halimbawa po, may ganito pong kaso tayo. Nag-negative o positive una sa COVID examination sa PCR or rapid test, positive yung patient sa COVID. Ngayon, nag-treat po siya, pinalakas yung immune system. Pero uti-uti, nasira na yung baga niya, nagkaroon siya ng COVID pneumonia, ang tawag doon. Nasira yung baga. Nag-test ulit siya sa dugo, pero nag-negative. Kaya lang ang nagiging problem nung iba, nasisira po yung baga. Kaya po nagkaroon po tayo na ibang mortality. O ibig sabihin, namamatay po sila. Bakit? Nasira na po yung baga, nag-negative po sa dugo, kaya lang hindi po naka-recover yung lungs natin. Kaya po namatay sila. So kung titingnan po natin ang coronavirus, kung mapapansin po ninyo, di ba ngayon lang nakapasok sa Pilipinas? Pero alam nyo ho ba, ng coronavirus ay ano, 1960s pa po yan meron ng coronavirus. So ibig sabihin matagal na. At ang coronavirus po, di ba, grupo po siya ng sakit. O kung titingnan nyo po sa mga screen nyo, number 7 po ang coronavirus. Ibig sabihin, kaya siya tinawag na Novel Coronavirus 2019 NCoV, bagong diskubre po siya noong 2019. At kung narinig nyo po yung SARS, 1990s po lumabas yan. At yung noong 2012, yan po yung MERS-CoV. Lahat po ito, coronavirus. So ibig sabihin, matagal na po yung coronavirus. Bagong klase lang po yung ngayon na 2019 na NCoV. So nasusundan po natin, no? Paano po ito nakukuha? Tingnan nyo ha. Transmission, paano? Droplets. Ibig sabihin, halimbawa, yung kausap natin, umubo, umatsing, di ba? Ngayon, infected yung pasyente na kausap mo. Pag atsing nun, o pag umo nun, magkaharap kayo, pwede po tayong mahawa. Kaya po, di ba, iniiwasan po natin yung makipag-usap ng close contact. Yung pag-ubo, dapat po may social hygiene tayo. May tatakip po tayo ng mask pag umuubo o kaya nag-i-sneeze. Kahit simple yung pakikipag-usap pag may tumatalsik ng mga laway, pwede po tayo mahawa. Sa pamamagitan po niya, nakakahawa po tayo. Respiratory droplet po yan. Pag umubo yung surfaces, pwede po magkaroon. Nahawakan ng tao, pwede po tayo mahawa. So nasusundan po natin. Ngayon, paano to kumakalat? Di ba? Umubo yung pasyente, yung infected. Halimbawa kayo, kahit nasa bahay, kung umuwi ka sa bahay, infected po kayo. Umubo ka. Walang tao. Kaya lang yung nabuhan mo, nagkaroon ng virus. Umalis ka, pero may pumunta doon, nahawakan yung surfaces na yon. Pwede ho siyang mahawa. Paano? Halimbawa ho ganito. May mga tao po na mahilig humawa kung saan-saan. Alam niyo yung mga kamay po natin, ano to eh? Yung makasalanan, ang dami hinahawakan ng kamay natin. Pag po nakahawak tayo ng may sakit o may virus na surfaces, tapos inihawak po natin siya sa ating muka. O, kasi may mga tao, mahilig gumawak sa muka, sa bibig, sa ilong. Kaya lang yung kamay mo pala, may nahawakan na infected. So mahahawa po tayo. So ganun po siya kabilis. Kaya ho, di ba, iniiwasan po natin. Ano pa? Halimbawa ho, di man nakukuha po siya sa ano, yung hayop, eh may mga alaga po tayong hayop. Pwede po tayong maahawa nung alagang hayop natin na infected ng COVID, mahawa po tayo. Kahit anong klaseng sakit, kung may sakit yung hayop na nakakahawa sa tao, pwede po tayong mahawa. Pwede rin naman kung tayo may sakit, tapos mahawahan natin yung mga alaga po nating hayop. Pwede rin po yun, pwede po siyang baliktaran. Saan po ba pumapasok yung mga infection sa katawan natin? Tingnan nyo ha. Nakakapasok po ito sa katawan natin kung yung balat natin o yung first line natin may sugat o may sira. Balat mo may sugat, pwede makapasok doon. Saan pa?
o kadalasan sa bibig o kaya sa ilong. Genitals, aray natin, pwede rin po siya makapasok. Sa pamamagitan niyan, nakakapasok po, tawag po dyan, mga pathogen o invaders. Papasok po siya sa katawan natin. Kagaya ng mga pinakita kong slide sa inyo kanina. Halimbawa naman po, nakapasok na yung virus sa katawan mo. Ano ngayon ang mararamdaman po natin? Papasok na po dito yung mga signs and symptoms. Halimbawa po, sa case po natin sa panahon ngayon, napasukan po tayo ng coronavirus sa katawan na infection. Anong unang mararamdaman? Pwede yung sumakit ang lalamunan. Bakit? Pumasok yung virus sa ilong o kaya sa bibig? Ano gagawin ng mucus sa ilong natin? Itatrap niya. Pero hindi niya nakilala. So papasok sa lalamunan. Ngayon, tonsil, papasok siya doon. Itatrap ng tonsil kasi first line of defense sila. Kailan hindi niya kilala? Dahil bago. Nakakapasok po siya sa ating baga. Pagpasok sa baga, yung cilia, yung mga filament sa baga natin, bronchioles, sisirain po ng virus yon. Kaya kung mapapansin nyo sa mga previous slide ko, makikita po doon yung x-ray na nagkaroon ng puti, bakit sinisira po ng virus yung baga natin. Kaya mapapansin nyo, pwede po siyang magtonsil, ubuhin, ano pa, diarrhea, digestive, sa tiyan, naapektuhan po yan. Kaya di ba hindi lang ubo, hindi lang lagnat, hindi lang sipon, hindi lang tonsil, pwede maka-apekto sa COVID. Tinan nyo, pati ho diarrhea. Pag nagda-diarrhea ka, pwede rin. Bakit? Digestive po yan. Sa part po ng ating bituka yan eh. Pwede yung maka-apekto. Ngayon, kung titignan natin to, no, ano ho ba yung mga bagay na nakakapagpahina sa katawan natin? Alam mo naman natin, Dok, pag sobrang stress, pagod, totoo, nakakahina sa katawan natin. Babagsak po ang immune system ng katawan natin. Totoo po yan. Kagaya po nito, ito po yung ilan lang po sa mga bagay na pwedeng makahina ng ating immune system. Kagaya po niya, ano, nakikita nyo sa screen natin, stress, anxiety. Sa totoo lang po, ang dami po ng, ano, ng stress ngayon. Bakit? Kasi ang dami pong nawala ng trabaho. Diba? Ang dami hindi kumikita. Ang daming walang makain. Na-stress sila. Hindi makalabas ng bahay, mag-isa, dalawa lang kayo, nagkaroon po sila ng anxiety, nade-depress po sila. So, titingnan nyo ha, halimbawa po kayo, yung naapektuhan ng sakit, tapos wala kang makausap sa ospital, tapos bawal kang bisitahin. Ano maramdaman ng tao, di ba? Nagkaroon po sila ng anxiety, nagkaroon po sila ng depression. Bakit yung mga mahal nila sa buhay, hindi nila makita, hindi rin sila makita. So vice versa, nagkaroon po sila ng anxiety o depression. Pag nagkaroon po tayo ng anxiety, depression, babagsak po na yung immune system natin. So manghihina po yung tao. Pag nanghina yung tao, di ba, yung sakit o yung kalaban, lalakas sa loob ng katawan mo, kaya ho may mga namamatay. So pinakakalaban po natin, isa sa mga pinakakalaban natin yung ating isip. Kaya nga ang tawag yan, ano eh, mind game. Di ba, so kailangan labanan ng sarili mo. Ibig sabihin, labanan ng immune system mo yung sakit na pumapasok sa katawan natin. So ano pa po? Sa panahon ngayon, no, tingnan natin, sino ho ba, sa tingin nyo lang ha, sino ho ba yung isa sa namumblema o na-stress sa panahon ngayon? Di ba yung ating leader, mga leader natin namumblema? Lalo na kung sasamahan tayo ng ganito, ang sabi ng gobyerno, 5,000 daw ibigay. Kailan nung naibigay? 5,000 pala. O so naroon tayo ng stress. Di ba? Bakit hindi ho naibibigay para sa atin eh? So dagdag stress po yan. Hindi lang sa atin mga dealer, pati sa buong mundo natin, na-stress po tayo. So yung stress po, dapat iwasan. Kaya nga maganda, nakakalabas tayo, nakakapag-first bite of plus tayo. Bakit nakatanggal po tayo ng stress eh? O tinan nyo, sample. Ano pong araw ngayon? O yung mga viewers natin, yung mga nakikinig, anong araw ngayon? Di ba, Biyernes? Pag Biyernes, anong meron? O di ba? May cheque. So ibig sabihin, tanggal po ng stress. O yung mga nasa screen natin, alam ko po, di ba, okay, tangkita kayo, apay, mga nakangiti kayo. Bakit tanggal ang stress eh? So importante po, tanggalin ang stress. O kaya tingnan nyo po yung mga katabi nyo sa bahay. Sabi mo sa kanya, lumayo muna kayo, na-stress ako sa iyo eh. So ang sundan nyo ba? So ano pa? O tingnan nyo to ha, alcohol. Di ba? Nung lockdown, nung ngayon mga, di ba, lockdown pa ngayon, bawal ang alcohol. Lalo na nun, bawal bumili ng alcohol.
Pero ngayon, pwede ka nang bumili. Bawal inumin sa public. Dapat po nasa loob ng bahay. Alam nyo ho ba, makinig mabuti ha, alam nyo ho ba ang excessive alcohol intake o pag-inom ng madami? Although ang alcohol, problema na po yan global. Pero excessive intake ng alcohol, alam nyo ho ba na related po ito sakit sa pulo, sa baga? Ang tawag ko doon, ARDS o yung Acute Respiratory Distress Syndrome. O sa layman po, yung pulmon niya, excessive alcohol intake o consumption, related po ito ayon sa mga clinician o mga pag-aaral, related po ito saan? Sa baga, pulmon niya. So dapat iwasan po natin kasi yan po yung mga isa sa nakakapagpababa ng immune system natin. So nasusundan nyo? O tinan nyo ha? Ano pa? O tinan nyo to? Smoking. Kasi yung iba, although, naninigirin nyo, bakit? Kasi pag na-stress, o dinagdagan mo lang yung katawan mo, na-stress ka na, nanigarilyo ka pa. So lalo kung bumabagsak yung immune system ng katawan natin pag ganun. Alam nyo ho ba, ang sigarilyo o ang smoking, napakadaming sakit ang idudulot nito sa ating katawan. O kung makikita nyo sa slide nyo, sa screen nyo, cancer, number one po yan. Sakit sa baga, COPD, yan pong bagang kulay itim, yung makikita nyo dyan, yan po ay sirang baga na. Dahil saan? Sa sigarilyo. So dapat magandang kulay niya kung nakikita nyo sa screen nyo. Dapat kulay para siyang pink. Ano pa? Stroke. Maputukan ka ng ugat sa ulo, ma-stroke ka, stress ka, may anxiety, tapos naninigarilyo ka pa, pwede mo tayo ma-stroke. So napakadaming sakit. Oral cancer, cancer sa bibig. Bakit? Nag-UOCK. Pwede rin magkasakit yan, pwede magka-cancer. Napakadami. Sakit sa puso, sakit sa baga, lahat ng yan pwedeng makuha sa sigarilyo. Eto pa. Diba, nakakapagpababa ng immune system. Ano pa? Yung iba kasi, na-stress. Anong gagawin nila? Eating habit. O, tinan nyo. Eating habit, kung ang kinakain mo naman, mga ganyan. O, lalo makadagdag ng sakit sa katawan natin. Kaya tinan mo, yung iba, sa bahay lang nila, pero kain-kain, o natataas ang kolesterol, pwede yung atakin sa puso, pwede yung silang ma-stroke. Dahil saan? Sa mga maling pagkain. Diba? Yan po ang mga nakakadagdag, bakit bumababa ang immune system natin. O ito pa, dahil lockdown ngayon, nasa bahay lang tayo, anong ginagawa? Nagpupuyat, hindi natutulog na maaga, kulang ang tulog, natutulog umaga na. Halip na maagang matulog, umaga ang tulog nila. So anong ginagawa? Nagsiselfone, nanonood. Diba? Puyat po tayo. Lack of sleep. Alam nyo ho ba na nakakasama sa immune system natin yan? Hindi ka na natutulog na maaga, hindi ka pa nag-e-exercise, hindi ka pa umiinom ng tubig, panay chicheria o junk foods ang kinakain natin. Pwede ho makasama sa katawan natin. Kaya bumabagsak ang immune system natin. So naririnig po tayo mga kabaita. O so tingnan po natin, no? Paano ngayon natin poprotektahan ang ating sarili? Okay? Paano makakaprotekta? Paano din po tayo makakatulong maiwasang kumalat ang virus? Kaya importante, di ba, bawat building, bawat establishmento, di ba, lagi dapat magsusuot ng mask. O tingnan nyo, bakit? Para makaiwas sa spread ng infection. Di ba? Inuobliga na nga yan ngayon eh. Hanggat maaari nga, alam nyo yun, yung face shield, magkaroon tayo. Bakit? Kasi ang mata, point of entry din yan. Diba? Pagpasok din ng infection. Halimbawa, nakamask ka nga, wala kang face shield, wala salamin, umubo yung pasyente, o nag-atsing yung pasyente na infected, pumasok sa mata mo, pwede po tayo ma-infect po tayo nun, o mahawa po tayo. So hanggat maaari nga, diba, kaya kailangan yung face shield. So importante po yan. O, tinan nyo pa, ano pa? Social distance. Magkakilala po tayo, iniiwasan po yon, close contact. O sa iba naman po, physical distancing. Hanggat maaari nga po 6 feet eh. O 3 metro, 2 metro. Kaya nga 'di ba, yung mga infected na tao pag nakahawa, hinahanap po yung mga katabi sa harap, sa likod, sa gilid. Bakit? Para malaman. Kasi baka mamaya ma-infect din sila. Kasi ikaw, infected. Eh yung virus, pwede mahawa sa mga katabi mo. Kaya importante po ma-maintain natin yung
physical o social distance na medyo malayo. So ano pa? Ito, importante po ito. Maghugas ng kamay. Diba? Alam nyo ba yung ideal? Kung nakikita nyo naman sa mga commercial, diba? At least po 20 seconds maghugas ng kamay. Ang kasabihan nga dyan eh, dalawang happy birthday daw. Kaya kung may mga malapit na mag-birthday dyan, humugas kamay, tapos happy birthday, binabati nyo na sila. So, susundan po natin. Ngayon, halimbawa naman, walang sabon, walang tubig, at least po, 60% alcohol sanitizer. Maglagay po tayo sa ating kamay para yung virus po hindi makakalat. So, maliwanag po, no? Madami po tayo nakukuha. So, ano pa po mga dapat natin gawin? Diba? Ngayon po, konting sipag. Nasa total, nasa bahay naman tayo. Lahat po ba kayo nasa bahay lang? Diba? Nahanap nyo na ba yung mga hindi nyo pa napapasyalan sa loob ng bahay natin? Napuntahan nyo ba? Diba? Konting sipag. Sipag saan? Sipag ko sa paglilinis. Diba? Bakit? Alam nyo ba na ang virus, pwede ho siya tumagal sa environment ng ilang oras? May nabasa nga po ako, pwede ho siya umabot ng mga 9 hours sa environment. Eh. Room temperature, pwede ho siya umabot eh. Sa mga surfaces naman po, yung mga na-infect na mga nahawakan, oras po pwede niyang itagal. Kaya hanggat maaari po, di ba, konting linis po tayo sa ating bahay, konting sipag ba, di ba, lagyan ng alcohol, punasan, linisin, importante po yan para maiwasan natin yung pagkalat ng infection. So ano pa? Exercise o ehersisyo. Importante rin po ito. Alam nyo ba, hanggat maaari ko, hindi kayo nakapag- at least 15 to 30 minutes nakapag-walking tayo. Diba? Bakit? Kasi importante pa para yung lakas ng katawan natin o yung immune system natin lumakas o gumana. Kasi yung iba, tinan nyo, may nakausap po ako noon. Panahon ng lockdown, hindi makalabas ng bahay, kakain, tutulog, manonood ng TV. Anong nararamdaman niya? Nakapanghina daw. So bakit? Kasi walang exercise. Kaya importante, kahit nasa bahay po tayo, yung mga nasa bahay sa atin dyan, konting galaw-galaw naman po, yung mga nakahiga pa ngayon, anong oras na ho ba, galaw-galaw naman po tayo. Bakit? Ang palakas po ito ng katawan. So kung sobrang init, maganda sa umaga o kaya sa gabi. At least po 15 to 30 minutes nagwo-walking tayo o kaya jogging o yung tinatawag natin mga exercise. Importante po ito. Ano pa po? Importante sa lahat. Ano po yan? Diet. Yan, kain po tayo ng ano? Masusustansyang pagkain. Fruit and vegetable, gulay, saka prutas. Importante po yan. Kasi yung iba ngayon, dahil nga nasa bahay lang, ang sarap-sarap magluto. Diba? Kung makikita nyo sa mga social media natin ngayon. Diba? Kakain, tutulog, manonood ng TV. Yung iba, nung una pa yan, bago mag-lockdown, pagkatapos ng lockdown, matataba na sila. Diba yung mga biruan naman po ito? Pero hanggat maaari po, iwasan natin. O kaya ibig sabihin, dapat po yung pagkain natin tama. Importante po sa katawan natin. At tamang-tama naman po, dahil nagkaroon po tayo ng gantong webinar, napaliwanag po natin sa inyo ano ho ba ang kahalagahan ng First Vita Plus. Okay, kung mga nasa bahay po tayo, makinig po tayo mabuti. Ano ba ang benepisyo nito sa ating katawan? Bakit napaka-importante po nito? Bakit kasi yung iba po, di ba, limited lang yung pamamalengke, paglabas ng bahay. Importante bakit? Ito po, limang gulay na po siya. Iinumin na lang po natin. Kagaya po ng malunggay, andyan po yan, dahon ng sili. Saluyot, uray, ukulitis, talbos na kamote. Ang ginawa po dito, pinagsama-sama po siya. Gagawin mo na lang siyang juice, titimplahin mo na lang siya. Pwede po siyang powder o kaya pwede po siyang tableta o fist tab. Diba? Lagi mo lang sa isang baso ng tubig, kung saan mo siya matutunaw, iinumin na lang po natin. Ano bang benepisyo nito sa ating katawan? O paliwanag ko po, anong benepisyo ng limang gulay? Kagaya po ng malunggay, alam ba natin na napakadaming sakit na ang natutulungan nito? Nasa 300 na sakit na natutulungan ng malunggay. At ang malunggay po, alam ba natin na nakakatulong po ito sa ating blood sugar? Ibig sabihin, nakakatulong siya pampababa ng blood sugar. Maganda po siya sa malnutrition, anti-stress, maganda po siya sa may mga sugat, meron siyang tinatawag po na antibiotic property. At ang kagandahan po nito, napakataas po ng vitamin A at vitamin C content nito sa ating katawan na kailangan po ng immune system natin sa panahon ngayon para malabanan po yung mga virus o bacteria na pumapasok sa ating katawan. Ano pa?
Kompleto ang iyong mga multivitamins. Kompleto rin po ang iyong minerals na nakikita po natin lahat yan sa Malunggay. Lahat ng iyong makikita po natin. At ang Malunggay po siya, para sa kalaman ng lahat po, siya po yung tinatawag sa buong mundo na Miracle Tree o Miracle Beach. So napakadami yung benepisyo nito sa ating katawan. Ano pa pangalawang kulay? Dahon po na sili. Pansaw lang natin sa mga pagkain. Pero alam niyo ba benepisyo nito? Anti-stress, anti-fatigue, immune booster. Yan po benepisyo. Isang maganda po dito, meron po siya tinatawag na fibrinolytic activity. Ibig sabihin po nito, nakakatulong siya pampaganda ng daloy ng dugo sa katawan. Kasi may mga tao po lumalapot yung dugo. Diba? Yung iba po umiinom pa ng gamot para pampalamnaw yung dugo nila. Alam niyo ba may natural property po siya na nakakaiwas paglapot ng dugo? Kasi pag lumapot ang dugo ho natin, pwede ho tayo magkaroon ng blood clot. Pag yung blood clot tumama sa ugat sa puso, anong mangyari? Heart attack, patakin sa puso. Pag yung blood clot naman po tumama sa ugat natin sa utak, di ba pwede ho tayo ma-stroke o kaya aneurysm. Madami yung klase. So maganda ho dyan, pagandahin yung daloy ng dugo sa katawan. Di ba? Anti-stress na siya, anti-fatigue, so meron pa po tayo nito. Ano pa? Pangatlo naman po saluyot. Ang saluyot, alam ba natin para saan yan? Maganda po siya sa digestion. Di ba yung iba kasi hindi makapag-CR, hindi makadumi pag na-stress. So maganda po siya makapag-regulate ng ating digestion. Nakakatulong siya pampadumi. Yan po ang benepisyo. At kompleto rin po ang vitamin A niya. Vitamin C, kompleto. Multivitamins din po siya. Ano pa po? Uray, colitis, o spinach. Ito naman po yung expectorant. O tama-tama, di ba sa panahon ngayon, problema baga. Maganda po siya sa may mga problema sa baga. Kagaya po ng ano, pulmonya, bronchitis, COPD, o yung mga sakit dahil madalas naninigarilyo. So maganda po ito sa kanila. Meron din po siyang tinatawag na hemostatic activity. Dok, ano po yan? O, titingnan natin, siya naman po yung nakatulong makapagpaampat ng pagdudugo. Kasi may mga tao po, alam niyo lalo na mga kababaihan, irregular ang nilang menstruation. So ito po nakakatulong makapag-regulate ng kanilang bleeding. Kaya alam isa kasi may nagtatanong sa akin, Dok, ganito nangyari sa akin eh. Diba pag inom ko ng First Vita Plus, irregular ang bleeding niya, pag inom nila, sumasakit yung puso nila. Pwede hong mangyari yon. Ang tawag naman po dyan, healing crisis o detoxification. No? Para sa kalaman lahat, no? Halimbawa, ganito nangyari sa katawan natin. Uminom ko ng First Vita Plus. Pwede ho ikaw lagnatin. Yung iba po kasi nilalagnat. Yung iba, inuubo, sinisipon, sumasakit ang dibdib. Yung iba ho nagko-constipate pa nga eh. Yung iba nagdadiarrhea. Bakit? Kasi yung pala yung sakit nila. Okay? Uminom ng First Vita Plus, yung pasyente may problema sa matres. So pag inom niya, sumakit puso niya. Pero yung iba ho pwedeng duguin kasi. Ang tawag ko dyan, healing crisis. Huwag ko tayo matakot kasi may mga nangyari pong ganyan. Kasi yung immune system ng katawan natin nag-a-adapt po sa environment natin. So pag inom ka ng First Vita Plus, dagdagan lang po natin. Okay? Eventually ho, mag-a-adapt yung katawan natin, mag-normal po yun. Huwag ko tayo matakot. Bakit? Wala po tayong overdose, wala po tayong toxicity. So ibig sabihin, wala po siyang masamang idudulot sa katawan natin. Bakit? Kasi limang gulay lang po ito. So maliwanag po, kasunod po, panlima po, talbos na kamote. Para sa pong talbos na kamote, kung titingnan po natin ha, pampataas po ito ng pulang dugo. O so lilinawin ko lang ha, pulang dugo ho siya. Hindi po itong pampataas ng blood pressure. Yung mga viewers po natin, yung mga nakikinig ha, pampataas ng pulang dugo. So ibig sabihin, maganda po ito sa may mga anemia o mababa ang pulang dugo. Kung titingnan po natin, siya lang din ang halaman ng may iodine. At ang iodine po, alam nyo ba, maganda po ito sa may mga goiter. Hyperthyroid man tayo o hypothyroid, nakakatulong po ito. Maganda rin po siya pampataas ng platelet, lalo na sa may mga dengue. O, lalo na yung mga bata, di ba, minsan hindi sila makain ng gulay tapos nasa ospital. Yung mga ayaw magpaturok eh. Di ba, ayaw magpalagay ng swero. So nakakatulong po ito sa may mga dengue. Depende na lang po sa iinom kung anong lasa ang gusto nila. Ang kagandahan po, madami po tayong variants. Kagaya po ng ano, dalandan. Ang dalandan ko, napakaganda ang task po ng vitamin A, vitamin C niya. So maganda ito sa may mga problema sa baga. Yung mga inuubo, COPD, maganda po ito. Melon, meron din po tayong melon. Dito naman po sa melon, siya po yung may pinakamataas ang vitamin A na maganda po sa reproduction. Kaya ho, di ba, daming testimony natin na pag melon ang iniinom na First Vita Plus, mga viewers po natin, mga bago, madami yung nabubuntis. So maganda po ito.
Guyabano mo naman po, 1976 pa po, may pag-aaral ang Guyabano na maganda po ito sa may mga cancer. Kahit anong klase ng cancer. Fruit and veggies with mangosteen. Maganda naman po doon sa may mga anxiety, depression, o kaya yung mga nai-stroke. So mag-ideal po siya doon. So depende po ng panlasa ang gusto mo. Pineapple, maganda po doon sa mga mahina ang panunaw. So depende doon sa panlasa na gustong inumin, nung iinom, o nung mga bisita po natin, o yung mga naimbitahan po natin. Kaya lang kung titingnan po natin, misa may mga tao pong ganito, doon kayo ako ng juice eh. Wala ba kayo ba? Kasi may mga coffee lover, mahilig sa kape. Mayroon din po tayong tape. Ayan, kung makikita nyo sa mga screen nyo, limang gulay po ito, dinagdagan po yan ng coenzyme Q. At ang maganda po dyan, may additional na beneficyo po siya. Maganda po siya sa may mga sakit sa puso, madalas sumasakit ang ulo, o kaya masakit ang katawan, o masakit ang kasukasuan. Maganda rin po siya sa may mga cancer. Additional na beneficyo po yan. So nasasanda po natin, no? Mayroon din po tayong limang gulay, yung mga nagda-diet. O, meron po siyang L-carnitine. Ang tawag po dyan, slimming. O lalo sa panahon ngayon, sa bahay lang tayo. Exercise sa bahay. O dagdag po natin ito, slimming po siya. Kasi hindi ka makapag-gym, hindi ka makalabas ng bahay. Dagdag po natin. Dagdag po, meron siyang L-carnitine and green tea extract. Na maganda po ito saan? Fatty acid metabolism, infertility, sakit sa puso, mataas ang cholesterol, diabetes. Maganda rin po ito. HIV na mga virus, okay, kita nyo ha, AIDS saka HIV natutulungan po nito. O kaya yung ESRD o yung tinatawag na sira ang kidney o nagda-dialysis, pwede po siya makatulong. So dagdag po natin kung hindi tayo makalabas ng bahay, hindi makapag-gym, makapag-exercise, sa bahay lang tayo, pwede po natin siyang inumin. O meron din naman po tayong di ba may mga essential, yung mga essential goods, kagaya po ng First Vita Plus, mga pagkain, di ba nakakalabas na po sila. Ano ba panahon natin ngayon? Di ba? Ang Manila po, NCR, nasa tinatawag natin modified ECQ. So, ibig sabihin, 50% ng mga employment, pwede na pumasok. Ngayon yung mga non-essential, kagaya po ng mga pagupitan, saloon, hindi pa po pwede. O kaya yung mga cosmetic, nagpapaputi, nagpapaganda, nagpapa-inject, hindi pa po pwede. Ang maganda po sa First Vita Plus, di ba? Meron po tayong limang gulay na nilagyan po ng glutathione. Ibig sabihin, iinumin mo na lang po. Kung ikaw yung nagpapaganda ng kutis, nagpapaganda ng atay, maganda pong makatulong sa inyo to. Bakit? Maganda po siya pampaganda ng ating balat. Maganda po siya sa may mga liver natin. Bakit? Kasi meron po siyang limang gulay, dinagdagan po ito ng glutathione. So napakaganda, no? Madami po tayong mga produkto. Meron po tayong mga gold line, kung nakikita nyo sa mga screen natin, no? Gold line, meron po tayong melon gold, dalandan gold, guyabano gold. Ano pa? Meron din po tayong mga platinum line, o platinum guyabano, dalandan, guyabano, pineapple. At meron po tayong titanium na bagong-bago na watermelon. Ang watermelon, siya po yung tinatawag nating natural Viagra. Pero ang gandahan po nito, loaded po siya ng minerals and amino acid. Kagaya po ng citrulline sa leucine. Alam ba natin na yan po yung nag-i-inject sa isip natin? Kumbaga, yan po yung nagpapadagdag ng immune o lakas ng katawan natin, yung mga amino acid na yan. Kaya napakaganda po nito. Maganda rin po siya sa, di ba, sa immune system ng katawan natin. Dahil saan? Dahil po doon sa binanggit ko sa inyo kanina ng arginine at citrulline. Maganda po siya sa may mga sakit sa puso. Diba? Yung mga lumalapot ang dugo, maganda po siya. Bakit po ba lumalapot ang dugo? Tignan nyo ha. Yan po yung ugat natin. Ang ideal na ugat natin dapat malinis. Ibig sabihin, maganda ang daloy ng dugo sa katawan. Yung isa po, ibig sabihin, atherosclerotic, ibig sabihin po yung excess na taba ng katawan na pumapasok o pumupunta sa ating ugat. Pag pumunta sa ugat natin yan, pwede yung lumapot yung dugo. Bakit? Pangit po kasi yung blood flow. So, nung ginagawa, dapat po maganda ang daloy ng dugo sa katawan. At napaganda po ng mga produkto ng First Vita Plus dyan. Pampaganda ng daloy ng dugo sa katawan. So, ibig sabihin, nakakatulong po siya sa may mga hypertension o high blood. Para makaiwasan, heart attack, o kaya mga nai-stroke. So, napakaganda po nito. Kay mga viewers, no, tandaan po natin, madami pong binipisyo na idudulot nito sa katawan. Maganda rin po sa ating paningin. Di ba? Ang taas po ng vitamin A, saka vitamin E.
So maganda po to sa paningin natin. No? Kaya yung mga katabi natin, tingnan po natin mabuti. Baka mamaya iba na itsura niyan. Dahil saan sa lockdown, totoo. Kasi yung iba ho, tumutubo yung kanilang mga balbas at bigote. Umahaba, bakit? Hindi naman daw lalabas ng bahay. Pahabain na lang natin. Kaya nag-iiba ho yung itsura nila. So maganda po ito pampalinaw ng mata. So ang dami hong benepisyo ng watermelon sa atin. Sa bukod sa dehydration, so maganda rin po siya sa immune system ng katawan natin. Kadalasan ang tanong ganito, Dok, sino ho ba ang pwedeng uminom ng First Vita Plus? O sa mga bago nakikinig natin, no, kahit sino po pwede. Kahit bata po pwede. Ang ideal po ganito, 6 months pataas hanggang matanda po. Ideal po yan. Bakit? Kasi may batas po ang gobyerno. Pag below 6 months, exclusive po ang breastfeeding. Batas po yan. Ang tawag po dyan, milk code. Executive order po ito, 051. So, ibig sabihin, kaya wala tayong nakikita commercial sa TV ng mga infant formula. So, kaya lang may mga magulang, wala pa 6 months, depende na po sa magulang kung gusto nyo painumin. Ang ideal po, 6 months pataas. Depende lang sa magulang kung gusto nyo painumin yung mga bata o mga anak nila. Wala naman po tayong bawal. Okay? Sino pwede uminom? Kahit sino. Anong ideal? So, pag-usapan po natin yan, no? Ngayon, pag-usapan po muna natin yung mga natulungan natin. Kasi ang dami yung mga natulungan ng kumpanya dahil sa produkto. Kagaya po nito, alam ko, nakikinig dyan, nandiyan pa si ano? O, Jack, diba? O, ito, pasyente natin, si Maggie. Now, nodular non-toxic goiter. Kung makikita nyo sa screen, may bukol sa leeg. Tapos dito sa ilalim, alas mo, wala na po yung bukol. Ang dami yung mga natulungan. Kaya na maging ganda, no? Kung kayo man may mga prospect o may mga kliyente na may mga bukol sa leeg o may mga goiter, pag inom nila First Vita Plus, ano pwede nila maradman, madalas po para po silang sinasakal. Yung para may nakabara sa leeg nila. Okay lang po yun. Dagdagan nila ang pag-inom ng First Vita Plus, wala masama doon. Okay? So yan po natulungan. Ano pa po? Ito, pasyente rin po namin. Diabetic, basurero, nabubog, nasugat yung paa. Dinala ko po ito sa ospital. Kaya sabi sa ospital, ideal naman po talaga puputulin dapat yung paa. Pero hindi ho nagpaputol yung pasyente ng paa, umuwi po siya, pumirma po yan ng waiver, na uuwi po siya. Pero dito po, magaling na po yung kanyang paa. Ang maganda po dyan, normal na po ang kanyang blood sugar. So madami po tayong natutulungan. O ito naman po, brain tumor. Macroadenoma, kung titingnan po natin, benign po ito. O ayan po si Doc Arcee, nandiyan po siya ngayon. O, Doc Arcee, o ito, pasyente natin. O. Brain tumor, macroadenoma. Diba? Ito po yung kanyang MRI. Kung titingnan natin, kung makikita nyo sa screen ninyo, meron siyang bukol noong December 2016. Suprasellar mass, 2.5 cm. Bukol. Ano kailangan gawin? Ideal po setup sa mga hospital, surgery. Kaya lang ang gastos malaki. May mga pasyente po, minsan hindi kaya malaking gastos. So, anong ginawa ko ng pasyente? Oh, First Vita Plus, 6 months platinum product. After 6 months, pinaulit yung MRI, 2017. Ano po ang resulta? Nawala po ang bukol nang walang ginagawang operasyon sa pasyente. Kung tayo po nasa bahay, palakpakan naman po natin yung pasyente natin. At ang kumpanya natin, bakit? Madami po tayo natulungan. O yan, no? Kita ko sila applied, mga palakpak. Kung tingnan nyo to, ito po ay kilala ko, ito po yung nagtitraining sa akin. Si Jenny Lynn. O, Jenny Lynn, andyan ba si Ann? O yung mga nasa California natin, ito po ay isang consultation kay Doc Harry, true messenger. Si Jenny Lynn po at yung asawa niya, si Romeo, si Aguirre, na alam niyo ho ba na nakarating na to dito sa ating office sa Santry? Naka-attend na po to ng talk. Tapos kami po ay nag-messenger, nagtoto kami online, nagtitraining po kami nitong mga to. Nag-consulta siya po kay Doc, bakit? Sa panahon ngayon, yung asawa po ni Jenny Lynn nagkaroon po ng COVID. Nag-positive po. Kung makikita niyo po, positive po siya sa COVID test. Pero walang lagnat. Nasa bahay lang. Nagtanong kay Doc, ang pinainom sa pasyente, Guayabano Gold at Pineapple. Ang sabi ni Doc Harry sa kanya, yun na pinainom. Ano sabi ni Doc Harry? Gawin 3 beses kada araw. Kasi kahit naman gano'ng kadami, pwede. Tinanong ni Doc kung binigyan ng gamot, wala hong ibinigay. O the following conversation nila, kung makikita nyo doon sa
Sa screen nyo, yung pangatlong slide. Great morning. Thank you sa advice. Bakit? Yung pasyente, si Aguirre, wala na po yung ano, normal na po o negative na po yung kanyang COVID test. At ang maganda po, tingnan nyo, doon sa litrato, nag-donate po siya sa American Red Cross ng plasma para makatulong sa paggawa ng o para makatulong sa mga nangangailangan. Nag-donate po siya. So ibig sabihin, walang ibang ininom na gamot. Ang ininom lang niya, First Vita Plus. Pero maganda po, nakatulong sa pasyente, nakarecover yung pasyente. Ito po ay nagpaalam po si Doc kung pwedeng i-share yung kanya conversation. Kaya na bigay po natin, na ibigay natin sa inyo, na natulungan yung pasyente. Pero kung titingnan po natin, hindi pa po siya evidence-based. Kailangan po, matagal pa po pag-aaral bago magkaroon ng ebidensya. Pero maganda po, yung dealer po natin na COVID positive, na tines, ang maganda po, natulungan po ng First Vita Plus, Kuya Banugod, at negative na po siya. Palakpakan po natin. Kung mga nasa bahay po, ha? Okay, ano pa po? License kompleto po, BFAD, LTO, halal. Kompleto po yung mga certificates po natin ngayon. Okay? Ngayon po tayo po, magtatanong, Doc, ano ho ba yung ideal na pag-inom ng First Vita Plus? Kung wala po tayong sakit, at kung titingnan po natin, ang tamang pagkain kasi ng gulay, para makaiwas sa mga sakit, 5 hanggang 6 na beses. So kung isang sachet o kaya isang Fiesta Bang yung inumin mo, okay na po yun. Isang beses kainom ng First Vita Plus, okay na po yun. Kung may mga sakit naman, ang ideal na pagkain natin ng gulay, dapat po 9 beses. So ibig sabihin, minimum 2 beses ng First Vita Plus kada araw. Pero wala po itong overdose. May sakit ka man o wala sakit, kung gusto nating uminom ng 3, 4 o 5 beses kada araw, okay lang po. Bakit? Wala po tayong overdose. So maliwanag po, mga ka-First Vita Plus, madami po ba tayong natutunan ngayon? Okay, depende po sa katawan natin kung ano po yung kailangan ng katawan natin. Ang kumpanya po nakahanda po tumulong, lalo na po sa mga nangangailangan. At sana po, madami po tayong natutunan, madami tayong nalaman tungkol sa ating produkto natin. Okay, mga ka-First Vita Plus, kaway-kaway naman po dyan yung mga dealer natin. O bago po matapos tayo, yung anak ko po na 9 years old, nandiyan po si Andy. O ayun po, nakikita ko po siya. Okay, mga dealer natin, Luzon, Visayas, Mindanao, mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat ka-First Vita Plus dealer. Thank you po sa ating webinar. Thank you po.